Hello, Kakusina! Kumusta? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Natsak, matatakam kayo dahil ito ay potato recipe na naman. Pero kakaiba ito, ha? Kakaiba ito, pero konti lang ang ingredients at very affordable. Kaya kung ikaw ay interesado at kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, lutuin at syempre inegosyo, watch na hanggang sa dulo ng video ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga negosyo, recipes at tips na ia-upload ko. Paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing. Kaya huwag na nating patagalin ito. Halina't magluto na tayo! Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang isang itlog, 1/3 cup ng milk, pwede ang fresh milk, maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng instant yeast. Tapos, paghaluin muna ang tatlong ingredients na ito hanggang sa matunaw yung yeast. At kapag natunaw na ang yeast, maglagay na tayo ng 1 tablespoon ng white sugar. And then konti lamang na asin. Tapos haluin na naman, no, hanggang sa matunaw ang asin at asukal. And then maglalagay tayo ng 1 1/2 cups ng all-purpose flour. Ito ay sifted, ha, sifted na all-purpose flour. Paghaluin lang at kapag nahalo na, mamasahin natin ito gamit ang ating malinis na kamay. Maglagay lang ng konting mantika sa kamay kasi dumidikit siya. Ano? Hindi naman pwede nating dagdagan ng harina kasi mag-iiba yung texture. And then, naglagay ako ng melted butter. Ayan. And then, haluin lang. Pagkatapos ay i-sit aside natin ito ng about 40 minutes ating patutubuin. No? Takpan lang natin para agad siyang tumubo. About 40 minutes natin itong patutubuin. Habang pinapatubo natin ang dough, next procedure na tayo. Kakailanganin natin ang 300 grams ng patatas. Binalatan ko na yan, tapos ihiwa-hiwain ko para madali siyang maluto dahil atin itong palalambutin. Ayan. Kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga negosyo, recipes at tips na i-upload ko. Maraming salamat! So, ayan. Kapag lumambot na, mamasahin or imamashed, hindi mamasahin, imamash natin ito pero gagamit na naman tayo ng salaan, ano, para maging pinong-pino talaga yung ating minash na patatas. At kapag namash na lahat, titimplahan natin ito, lalagyan natin ng onion powder o garlic powder, asukal at asin. Ayan. Maglalagay din tayo ng konting gatas, pwede yung cream kung meron kayo, pwede ring powdered milk. So, alin ang mas prefer ninyo? So, sinit aside muna natin yung mashed potato na tinimplahan dahil ayan, nag-raise na ang ating dough. I-release muna natin yung mga hangin na nasa loob ng dough gamit ang ating malinis na kamay na merong mantika. Ayan, para hindi dumikit sa ating kamay. Tapos, i-divide natin ito sa apat na portion. No? So, kailangang pantay-pantay. Kakusina, paki-check ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing. Maraming salamat!
Pormahin lamang natin na circle yung bawat isang dinivide natin para hindi tayo mahirapang magmasa mamaya o magflat mamaya, ano? Dahil dapat pantay-pantay yung laki niya mamaya kapag atin ng flinat. So ayan. So lahat ng apat na ito ay ipa-flat nyo ng ganito. Katulad nito, oh. So ayan. Ganito. So, dapat flat siya at medyo manipis. Pero kayo na lang ang bahala kung gaano kalaki ha yung gusto ninyong magawa. Ayan. Pwede ninyo itong i-divide sa 8. Ano? Para meron kayong 4 na piraso ng tinapay na ito. So, ita-transfer lang natin dito sa ating baking pan para dire-diretso na sa pag-bake mamaya. And then, maglalagay na tayo ng palaman. Ayan, ito yung ating tinimplahang mashed potato. Ayan. So, i-spread lang. Ikaw nang bahala kung gaano kadami. And then, maglalagay tayo ng cheese. Ito ang inilagay ko. Pero kung wala kayo nito, ay pwede yung ordinary cheese lang o kaya melting cheese. So, ilagay lang sa ibabaw. At kapag na okay na, tamang-tama na, ilagay naman ngayon, itakip yung isa pang flinat mo na dough. Ayan. Tapos, aayusin mo yung mga gilid. Kailangan pormang circle. No? Tapos, isisit aside natin ito ng about 10 minutes dahil i-raise pa natin ito ng bonggang-bongga. Ayan. So, i-raise natin ng 10 minutes lamang. And after 10 minutes, yan, kunin yung inilagay natin na cellophane, tapos butasan, yan, gamit ang tinidor, yan, para magkaroon ng air sa, parang design lang. Tapos, ayan, pahiran lang ng milk at egg. Combination of milk and egg sa ibabaw para shiny lang siya mamaya habang binibake natin. Ito na kakusina ang ating cheesy potato pie na napakasarap. Napakadaling gawin at very affordable ang mga ingredients. Kung problema mo ang oven, kahit sa kawali ay pwedeng-pwede mo itong lutuin. Kaya ano pa ang hinihintay mo kakusina? Pwede mo itong pagkakitaan. Baka ito yung start ng maging business mo? So, i-divide lang natin sa 8. Yan. Para na talaga siyang pizza pa yung lasa. Ano? Pwede mo siyang lagyan ng ketchup sa loob kung gusto mo. Ayan, oh. Napakasarap yung feeling na yan. Nag-aagaw yung lasa ng cheese at yung herbs ng patatas na inilagay ko. Kaya ano pang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito now na! Maraming salamat kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment and subscribe na sa aking channel. Yung mga gusto mong pa-shoutout dyan, nako, comment down below para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat!